Yung ano, kung time na yan, yung namumunaw is yung ano, yung mga babae. Si Apostle dyan, naka-receive siya ng vision na yung ano, yung merong prophetess na babae na siya ngayon mag-rule doon sa church age na to. Tapos, yung si Jess sabi na yun, o yung prophetess na yun, ang ginagawa niya po, parang sinisuggest niya yung mga, ano, yung mga ministers, yung mga servant ng Diyos nung panahon ng Shakira para maka-commit sila ng, ano, ng qualification. Para, ano, mainin nila yung, ano, may put over to idols. Tapos, di ba yun sa Old Testament, si Jezebel, yung asawa ni ano po siya, parang, ngayon tulad dito sa ano, Shakira kasi, di ba si, nung time kay King Ahab, hindi si King Ahab yung ano, yung nagulungan hindi yung asawa ng si Jezebel. Kung saan, pinapapatay niya yung mga servant ng Diyos, tsaka yung mga propeta. Tapos, dun, yung verse po ng ano, ng Shakira is Revelation, sa Revelation 2:18. Okay. Luyan. Blue. And then, kung babasahin niyo po sa Revelation 2:18-20, nakalagay po din yung Shakira Church Age. Sabi pa doon, di ba ang Diyos hindi siya nag-ordain, hindi siya nag-ordina ng babae sa church. Kung papansin niyo sa Ephesians 4:11, nakalagay po doon yung Bible ministry. Wala po doon ano, wala doon babae sa church. Kasi nga, yung babae, di ba yung unang nagkasala? At siya yung ano, kaya sabi yun, binigyan siya ng ano, ng right position ng Diyos o ng place para siya yung manihingi. Doon po sa ano, sa 1 Timothy 2:11-14. Pakibasa po. 1 Timothy 2:11-14. Kung saan po ano yung mga Bible? Maris? 2:11-14. Maris? Yan. Thank you.
din, di ba dun sa 1 Corinthians 14, na yung babae is, ano, manahimik lang din siya, na kailangan magpasakop siya dun sa kanyang asawa. May first na po na rin na sinabi doon na yung kapong may, kung may tanong o may gusto kong sabihin ng asawa ba, itanong po lang sa yung asawa na laki. Kung baga magpapasakop siya. Tapos, yung Mother Church po, kung saan yung, ano, yung Roman Catholic Church, inano nila yung mundo sa pamamagitan ng political religious system. Tapos, yung Philippines po, Canada, tsaka yung Latin America, o yung South America ngayon, is, sila po yung, ano, mga na-colonize nung tawag dito, ng Roman Catholic Church. Kung papansin ninyo po, di ba yung sa Pilipinas, mas maraming mga Katoliko, tsaka sa Canada, tsaka sa Latin. Kung baga sila talaga yung naano ng mga Katoliko. Tapos, yung Papa si po, nagre-represent siya dun sa 666, o yun yung ano, Vicarius Day. Na yung Latin word nun, that, yun po yung Latin word na ibig sabihin is Vicar of the Son of God. Pero sabi na di ba ang Diyos, si Jesus Christ, wala siyang Vicars. Tapos, at di ba po nung time na yan, yung ano, yung Mother Church o yung babae na yung namumuno, ang ginawa nila para hindi sila ma-examine ng mga Kristiyano dun sa pamamagitan ng pamamalakad nila. Tinanggal mo nila yung ano, yung Bible. Pinasunod nila lahat yun o pinatanggal nila sa mga Kristiyano. Kaya ang ginawa ng mga Kristiyano, nagsasambang po sila doon sa, ano, sa mga kings. At saka, pinalitan po nila yun ng, ano, ng mga superstitious rituals na yung mga pagsasacrifice po. Sabi doon, yung one rituals na sinasabi, parang another meaning din yun ng Chatira, yung pagsasacrifice nila. Tapos, yung church po ng Chatira, ang year niya, First na kailangan yung woman. Tapos, yung Philippines, Canada, tsaka yung Latin, America, sila po yung mga na-colonize ng RCC. Tapos yung Papa si yung na-represent po niya yung ano nga, Vicarius, yun ba? Philippi. O Vicar of Christ. Tapos, yung ma... Ano yung katangs dito? Ito. Oo. Yung ano, yun nga, yung mga believers noon, sa mga caves sila, tsaka sa katangs. Hindi ko po alam kung katakot sila. Yan sila, ano, nag-worship kasi nga, tinanggal sa kanila yung, ano, yung Bible. O, pinagbawalan silang mag, ano, mag-worship. Tapos po, yung ano, sabi niya, yung Roman Catholic Church, sabi doon kasi, kung may tanong kasi doon, kung magre-repent yung, ano, kung magre-repent ba yung Roman Catholic Church yung sa kanyang mga pinagagawa. Pero sabi niya doon, hindi mag-repent yung Catholic Church kasi yung speech ng ano niya is worse. Yung ginawa po ni ano, ni... Di ba yung messenger po niya is
si Columba. Tsaka yung other, yung mga iba't ibang servant ng Diyos pa ng tao ng base. Pero, hindi pa rin siya, hindi pa rin nila, kumbaga nirefuse niya yung ano, yung mga doktrina na binibigay nila Columba. Kaya, yung ginawa po niya, nagkukumit po siya ng spiritual mga addiction. Tsaka sabi doon, kaya ang Diyos nagkatag siya ng Great Tribulation dahil nga po doon. Na kung saan, yun na lang yung pinaka dead end ng mga Roman Catholic Church na din sila itatapon. Then yung spiritual fornication, nagpo-produce po yun ng ano. Sabi niya doon, ng spiritual death. Kasi di ba yung time na yan, mayroong mga ano, mga nagpo-fornicate sila tapos nagpo-produce daw doon sila ng mga bastard child. Tapos yun, yun nga sila yung mga ano, itatapon doon sa Great Tribulation. Ang dagdag doon sa Chalina, pwede kayo magdagdag din. Try ko lang. Wow, okay. Magdagdag kayo? Baka may gusto magdagdag. Doon sa sinyo ni Jedi. Malinaw yan. Yung ibig sabihin ng Chatira, dominating female. So, sabi niya, oo, yung sa time na to is yung mga babae, no? Parang nag-overpower doon sa... Actually, this, ito ay permissive will ng Diyos. Inayaan ng Diyos. Kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Pinagpapatay na din yung mga lalaki. Oo, puro babae na yung umuno. At siyempre, kasama na doon yung Roman Catholic Church. So, parang kadominantihan. So, sa panahon na yan, anong taon nito, Sister Jenan? Anong taon ng Chatira? Jenay, anong taon ng Chatira Church? 1520. Ha? 1520? 1720. Ito yung huli. Kasi kasunod ng 1520s, service na. Pakicheck po ninyo dun sa ano? 1702. Sardis, opo. So yung, ito yung tapos yung Chatira. Wala naman pala Tagalog. So yung previous niya, paano na? Baka may gusto magdagdag. Kuya pa. Diane. Pwede. Kuya pa doon. Bakit niya lang pagdagdag? Ano makakapit na naman? Sige. Magdagdag lang ako ng konti po, no? Konti ko lang dagdag. Apo, ito po, ito, actually ito po, no? So, dominating female, ito po ay masama to. Masama ito bilang kababae. So, pag sinabi mong dominating, it's over, parang pinangungunahan mo o pinangungunahan mo, rinurol mo yung lalaki. So, babaeng nag-roll. Ang tawag dyan, Jezebel. Jezebel. Jezebel, no? Jezebel. Sabi doon sa verse 20, tingnan niyo yung verse niyo. Revelation 2:20. Datapot meron akong laban sa iyo na pinahintulutan mo na ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa. Pinabayaan siya, pinahintulutan. Actually,
Magtataka ka. Chatina Church Age, ACJ7 sa panahon ni Ahab. Pero bakit meron dito? Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Dito ka na lang. Nakita nyo? Parang, that is the spirit. Spirit po yan. Yung nangyari doon, natapag meron ako laban sa'yo, pinahintulutan mo yung babaeng si Jezebel. Eh, nabuhay ba? Opo, nabuhay ba si Jezebel? Hindi. Yung espiritu niya, dire-direto yun eh. Simula doon sa kay Ahab, King Ahab, hari ng Israel yun. Hanggang sa panandang Tsatira, namamayan pa yung espiritu niya. Pero siyempre, sa unang iglesia, wala yun. Kasi subdue sila doon sa mga lalaki. So lalaki, men, man, kailangan sila mag-submit. Ngayon, yung binanggit na Jelay po dito, woman should be in silence. Ano bang klase yan? Huwag di ka bang magsasalita sa church? Hindi. You go to extremity kung gano'n. Bakit? Kasi ang babae, kailangan niya mag-speak the word. Eh, paano yan? Kabaligtan ng palimenan. Bawal magsalita. Kung may tanong ka sa bahay mo gawin, sabi niya, kung may tanong ka dyan sa church, huwag kang magtanong. Doon ka magtanong sa bahay. E di ngayon, lalabas, hindi na pwede magtanong ang babae. Hindi po ganun. Kukontrahin mo ang lahat ng talata, itong dalawang talata ko, kukontrahin mo yung binabanggit ko sa Hebreo, Jes 25, yung 5:12, yung 1 Peter 3:15, ito po yung mga talata na kung tayo, yung lalaki lang ba yung handa sa pagsagot? Yung babae, yung lalaki lang ba yung mag-exhort? Yung lalaki lang ba yung dapat na teacher na? You ought to be teachers. Sino yan? Lahat. Yung all. Yung exhort all. All na lahat ng mga tinawag ng Diyos, lahat ng mga nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, kailan mo salitain dun? Kasi pag hindi mo sinalita, wala kang kaligtasan. Ito, halimbawa, nalaman mo yung mensahe, nag-silence ka. I-silence din ang heaven sa'yo. Ngayon, ano yung pinag-uusapan na dito? Ang pinag-uusapan po dyan, yung pag-judge. Yung pagdadyan sa gifts. Tingnan niyo po yung ano, context na. Hindi ko alam na natin yan eh. Ito, sa 2:11. Paano ito? I-share ko to sa Facebook. Doon sila ng gifts. Opo. Doon sila pinananahimik. Huwag kang magtanong kung bakit gano'n yung ano. Tapos tumayo yung iba, tapos nag-speak in tongues. Tapos ang ginawa mo, nag-judge ka, parang nagsalita ka. Sabi ni Pablo, huwag mong gawin niya kasi magugulo. Manahimik ka, matuto kang manahimik. So ang context ng Bible dyan, hindi para magtanong sa word. Ito po yung ano dyan, yung apologetic ko na sagot. Pag sinabi mo bang speak, ito ba ay may kinalaman sa word? O ito ay may kinalaman sa disiplina doon sa babae. Hindi yan sa word. Pag pinatahimik mo ang babae sa word, lahat ng talatang to, may extreme ka. Ito, halimbawa po ito. I suffer not a woman to teach. Ito, paano to? To teach. Suffer a woman not to teach. Ayan tanongin. Yung teach ba na yan, may kinalaman sa word, ang context, sa salita ng Diyos. Hindi. Tingnan yung konteksto ng 2:10. Basahin yung 1 Timothy 2:10. May kinalaman doon sa pagsunod pagpapasako. Bakit? From Adam, sabi niya, hindi na daya ang lalaki. Hindi na daya ang lalaki, kundi ang babae ang nadaya.
Gusto ng Panginoon, gusto ni Pablo, pasakop ka, huwag kang magturo ng ano? Usurpation of authority. Huwag kang magtuturo kung ikaw ay nagdodominating. Ito, kailangan mong gawin ito, ha? Para nga, di ba, kung ako ay babae, sasabihin ko sa iyo, Kuya Padon, oh, ito ang gawin mo, Padre Padon, ako masusunod sa iyo. Hindi mo dapat gawin yan. Pag babae ka, pag wala kang pagpapasako, hindi ka pwedeng magturo sa lalaki. Sabi ng mga hentay, pwede magturo babae, pero babae lang, hindi pwede yung lalaki. Sabi ko naman eh, paano kung hindi marunong yung lalaki? At ang may alam, yung babae. Eh, hindi pa rin pwede. Sabi ko, ang Panginoon, hindi siya, ano, God of order siya. Kung ang babae, pinayagan ng Diyos sa panahon ng Thyatira Church Age, bakit? Kasi, pinatay dyan na yung mga lalaking mga pangangaral. Kaya sabi niya, pinahihintulutan mo si Jezebel. Si Jezebel, yung spirit, ayaw ng Diyos yun. Eh bakit pinahintulot ng Diyos sa LGY? Sino pa? Babae ba si Urias? Hindi ko siya diyan pamilya eh. Si... Maraming babaeng prophetess sa panahon ng... Hindi po, yung hindi nasulat sa Bible sila, pero God used them in dark ages. Marami yan. Kinala niyo si Joan of Arc? Yes. Bata pa. Oh, isa siyang reformer. Pinatay siya kasi heretic siya. Hindi siya niniwala sa mga ano katoliko. Pinatay siya pero lumaban siya. Mayroon kasi time na yan, may schism na lumalaban sila kasi pinagpapapatay na sila eh. Oo, iba naman yung si Joyce Mayer, no? Dito na yun, later on na yun. Buhok pa lang, tapos ikaw pa lang. Jezebel na. Eh, haabot yung lipstick pa. So, yun lang po yung gusto kong sabihin, ano? Yung espiritu ni Jezebel, yan ay nagbibigay ng espiritu sa tao to commit fornication and adultery. Bakit? Spiritual yan. Spiritual fornication. Spiritual adultery. Paano mo na spiritual adultery? Parang Nicolaitan spirit din yung style niya. Siya lang masusunod, ako lang ganito, ako lang ganyan. Then pagdating sa 21, sabi niya, ito sa 22, binigyan ng Diyos ng time yung Catholic Church na magsisi. Hindi siya nagsisi. Sabi niya doon sa verse 22, narito aking siyang iraratay sa higaan at ang mga nakikiapit sa kanya sa malaking kapighatian. That was the time, yung dark ages at Thyatira, papunta ng Sardis. Alam niyo kung makikita niyo po yung may video ko ng dark ages. Alam niyo yung Black Death na nangyari, na halos buong mundo namatay. Check nyo sa internet, yung Black Death. Mauubos yung buong tao sa Europe. Nadamay pa dito sa bandang Asia. Check nyo yan. Yung Black Death, kala nila katapusan na lang sa libunan. Naranasan nila sa panahon ng Thyatira. May video ko nun. Halos yung mga patay, ilalagay dun sa ano, sa pangtang dun yung kariton, tapos itatapo lang sa ilong. Muron! Alam nyo anong dahilan nun? Nagtaka sila, bakit naging ganun? O tapos sila naman, yung mga Katoliko, nagtataka, galit na ang Diyos sa atin. Yun yung sa akin na, sa akin po, no? Isang part lang yun. Na may great revelation sa panahon ng Thyatira, isa nga yung Black Death. Check nyo sa internet, check nyo kung ilang milyon ang namatay sa sakit. Wala silang magawa. Yung buong pamilya ubos. Isang pamilya ubos sila lahat at buong Europe talagang mag... Alam nyo, doon nagkaroon na parang ghost town yung buong Europe. Time na ba? Bruce? Okay na. So, yan yung gusto kong makita niya. Spirito niya.
Siguro po, kailangan dagdagan pa ito next week.